Meron ngang bad news sa dalawang superstar ng Los Angeles Lakers na si AD at si LeBron. Pero bago nga yan, pag-usapan muna natin itong balita patungkol kay Andrew Wiggins ng isang Warriors reporter. Feeling nga daw neto ni Wiggins na ang naging meeting, ang team meeting ng Warriors ay naging significant turning point nga daw para nga ang Warriors ay manalo na ng kanilang 5 out of the last 6 games. Meron nga silang 3-game winning streak ngayon at ang kanilang last 10 games ay 7-3 ang kanilang record. Above 500 na rin sila, 11 wins and 10 losses. Now, hindi naman nilinaw kung ano yung naging meeting na ito ang team ng Golden State Warriors kung ano ang detalye doon. Pero sa tingin ko makakapag-assume tayo na nag-usap sila about sa mga possible adjustments sa team. Kagaya na lang nung ginawa kay James Wiseman na ngayon ay nasa G League na at doon na nga naglalaro muna. At siguro mind reset nga rin para sa team ng Golden State Warriors at pag-uusap patungkol sa mga possible adjustments. Kung ano yung mga dapat nilang tigilan, kung ano yung mga dapat nilang improve, kung ano yung dapat nilang ipagpatuloy. Kaya naman nasabi ni Andrew Wiggins na feeling niya nga daw yung kanilang naging last team meeting ay nakatulong para mag-improve sila this season. So good news nga yan para sa mga Warriors fans dahil mukha ngayon ay aakyat na ng paunti-unti ang Golden State Warriors sa standings. At who knows, maybe sila ba ang maging number 1 kagaya nga ng ginawa ng Boston Celtics last season. Pero anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan nga natin ang posibleng pagsisisi ng Clippers organization sa pagtitrade nga dito kay SGA, Shai Gilgeous-Alexander. Alam naman siguro natin na sandamukal na first round picks ang binigay nga ng Clippers para kay Paul George. At mga idol, ngayon, 3 years later, eto nga si SGA ay para ng superstar. At sinasabi pa nga ng iba na mas better pa daw kay Paul George. Well, this year nag-average si Shai ng 31.1 points per game, 4.8 rebounds and 6.2 assists on 50-30-90 shooting splits. At ito namang si Paul George this year so far ay 23.6 points per game, 6 rebounds, 4.3 assists, 45-37, 85% shooting splits. So malinaw sa mga numerong ito na si SGA is playing better than PG-13. Sabi pa nga rin ng mga fans na nag-aanalisa dito sa Clippers na hindi nga daw worth it yung trade na yun. Dahil ever since nga daw noon ay hindi na naging healthy ang dalawang superstar nila na si Kawhi at PG. At hindi pa nga rin nila nakakamit ang kanilang pangarap na manalo ng championship. Kaya nga nila kinuha si Paul George ay para may kapartner si Kawhi at manalo sila ng NBA title. Pero so far wala pa rin etong resulta. Parang year by year nga ay napapatunayan na mali, hindi maganda yung trade na ginawa ng Clippers. Nasaan nila pa nga sana itong si SGA na ngayon ay nag-average na ng 31 points per game. Meron sana sila ngayong up and coming future superstar in the NBA. Kesa nga ngayon, yes, meron silang dalawang superstar. Championship contending team sila. Kaso, panay injured nga ang kanilang mga player lalo na itong si PG at si Kawhi. Pero anyways mga idol, panghuling balita nga natin, bad news dito sa 2 superstar ng Lakers. Dahil mga idol, nilabas nga ngayon ang injury report. Ito nga si LeBron James ay probable with left adductor strain. Yan ang injury na inaalagaan niya pa so far hanggang ngayon. Pero nakakalaro naman siya, so mataas ang tsansa na maglaro siya. Kaso ang problema si Anthony Davis ay meron niyang left calf contusion, questionable. Usually, pag questionable kasi mga idol ay out na. Malaki ang percentage na hindi makalaro. At sabi pa nga sa internet ng moderate to severe contusion niya daw, take an average 4 to 6 weeks to heal. Napakatagal nga para nga sa team ng Los Angeles Lakers matapos ng master performances ni Anthony Davis ay ito ang naging kasunod. Injured si Anthony Davis ng matagal. Well, hindi naman nilinaw na 4 to 6 weeks na mawawala si AD. Pero base nga sa mga ganyang klaseng injury, ay ganyan ang tinatagal nila. Pero sana naman ay hindi ganyan ang kalabasan ng injury ni Anthony Davis at maging day-to-day nga lang siya at makalaro na sa mga susunod na game ng Lakers. Dahil kung kailan nga sila nakakakuha na ng momentum, may injured pa si AD. Talaga namang bad news nga ito para sa Lakers pati na rin sa mga Lakers fans.